there. Yes, ma'am. Good morning. Good morning. Can I see your logbook, please? Yes, ma'am. Thank you. Here? What's that? Here? You want to see here? Yeah, if you just pass it down. Okay. Dito, makikita nila kung gusto nilang makita. Hi. Take it off from there. Yes, sir. Have that bag right there, pal. Here, open the door. Yes, sir. Is there a need right there? Into the area, please. Yes, sir. Just pull around there, bring your truck into the registration license and your mileage, please. Okay. Woo! All right, you guys. Good morning, good morning, good morning. At ang current location natin is nandito tayo ngayon sa Trenton, Ontario. Kasisimula ng araw ko ngayon, mag-pre trip lang ako. Tapos dire-diretso tayo. Pupunta tayo ng New Brunswick at saka Nova Scotia. Wow! At ang load na ito, guys, ito na yata yung pinakamahal na load na nakuha ko since nung nag-start ako mag-revenue dito sa Turk, no? Bibigyan ko lang kayo ng estimation ng load ko na to. Nagkakahalaga ito ng estimate lang to, estimate. Ayokong ibigay sa inyo yung eksakto. Pero ito estimate lang, nagkakahalaga ito ng 11,000 ang presyo ng load na to. Pinick up ko ito somewhere in Wisconsin, tapos mag-deliver tayo somewhere in New Brunswick at saka somewhere in Nova Scotia, bali dalawang delivery. Tomorrow yung delivery niya. Kaya naman mag-start na ako ng umaga ko, mag-pre trip at lalarga na tayo. Naka-prepare na rin ako ng kape ko. Ayan. Masarap ang tulog ko, medyo malamig-lamig na guys sa gabi. Lalo na sa madaling araw, kaya hindi na tayo pinagpapawisan matulog. Pero guys, samahan nyo ako, pre-trip mo tayo. Okay. Make sure yung mga gulong natin properly inflated. Temperature, kasi dual multi-temperature to. Dalawang reaper niya, dalawang ganito, dalawang makina. Isa dito sa zone 1 sa may nose, tapos doon sa likod 33. Yan. Ilaw sa baba, dun sa taas. Ba't yan gumagana kasi may madadaanan tayong timbangan dyan sa Quebec. Stick to sila sa Quebec eh. Tapos ang fuel, kalati pa. Okay pa yan. Kalating pa ako sa mga susunod na pagasolinaan natin. Okay. Tap natin ang mga gulong. Graduhin natin dito. Walang nagrarap na mga ganito. Para sa ganun walang problema. So far sa tingin ko okay naman. Okay. Sa taas. Okay, sa baba. Yan. Ulit ng ilaw, gumagana. Silyado pa. Hindi ito masyadong na yan, oh. Pero hindi matatanggal. Hindi masyadong may siksik. Kasi, ewan ko, sila na nag-seal to. Pinick up ko na lang to. Preloaded na to. Pero hindi naman matatanggal yan.
Kailangan talagang katuran ng ano, bolt yan. Okay, so ilaw mula doon hanggang sa taas, hanggang dito. Ayos, gumagana yan. Okay. Ilaw dito. Ayun, gumagana. May tubig dun ah. So, palagay ko naman, everything is ano, so far okay ang equipment natin. Yeah! Ano naman, tara lights. I-travel natin itong maganda-gandang load. Sabi ni guys sa atin. Okay. Tara guys. Let's go. Mga idol, bukas ang timbangan. Okay. Daan-daan lang. Parang ngayon ko lang nadaanan ng timbangan na to. So pay attention for the sign. Ang dami naman, oversized load yata yun, hindi na yun. Sana hindi tayo pahintuin. Timbangan, timbangan, timbangan. Ito, babae. May babae nag-check. Yes, ma'am. Good morning. Good morning. Can I see your logbook, please? Yes, ma'am. Thank you. Here? What's that? Here? You want to see here? Yeah, if you just pass it down. Okay. All right, so... I have to park my vehicle. Yeah. Okay. Chains. Okay, so... roadside inspect. Put myself on duty. Okay. I have a new system of this, and I'm still trying to study it, because it's only installed about two weeks ago. Okay. Oh, okay. I just need to see that you have it, so that's good. Yeah. Where are you going to? I'm going to New Brunswick and Nova Scotia, ma'am. Okay. Just one second. Yes, ma'am. Yield, got it. Dito, makikita nila kung gusto nilang makita. Okay, have a nice day.
Thank you, ma'am. It's all good. Okay. Yep. Thank Bye. You. Okay. Yes! Nawala tuloy. Hey. Thank you. Take care. Ayan guys, akala ko pahihintuin pa ako ni Madam para inspectionin eh, yung pulling inspection ko. Salamat at hindi na. At least kahit papaano, napakita ko sa kanya na may ilag tayo rito. Logbook. Kasi bagong system ang logbook natin, pinag-aaralan ko pa rin. Ayan. Well, dire-diretso na tayo. Sana wala na tayong ma-encounter dyan na stopover para makarating tayo doon. Alright you guys, tara! Yes! Alright you guys, nasa Quebec na tayo. Yes! Ayan. Hinto lang ako, ikutan ko lang yung truck natin para ma-double check kung okay lang bang lahat. Ipo muna sa sarili ko ng Judy. Ikot muna tayo. Ikutan lang natin guys. Checkin natin yung ano temperature ng pangarga natin. Starting diesel. Ilaw. Yung guys, isang ikot lang kay Cordapia kasi alam nyo naman maganda-gandang klase ng load ito, kaya ingatan natin. Wow! Guys, asa boundary na tayo ng ano ha, ng Quebec at saka Ontario, papunta tayo ng Nova Scotia. Selfie lang ako ng konti kasi bihira tayo makarating dito sa Quebec eh. Ayan. Okay, wait guys. Papunta tayo Nova Scotia. Alright you guys. Andito na tayo ngayon sa ano, kalsada kung saan malapit na tayo sa Welcome Center ng New Brunswick. About 5 miles. Tama-tama ito. Medyo hapon-hapon na rin. Malayo-layo pa ang biyahe ko. Hindi ako aabutin ngayon. Bukas pa. Kaya naman pagkano, maghanap din ako ng pagpaparkingan ko for the night. Para ipagpatuloy natin guys ang pagbiyahe natin bukas. Magandang klima dito ah. Oh. Dry na dry ang karsada. Tsaka hindi ganun ka init, 25 degrees lang. Not unlike doon sa ano, papunta ka ng Texas, mga ganun, nasa ilan? 40 degrees. Mga almost 100 Fahrenheit. Sobrang init doon. Delivery tayo, maunang di-deliveran natin is sa Nova Scotia. Pagkatapos in Nova Scotia is pabalik tayo ng New Brunswick. So unahin natin yung mas malayo pag i-deliveran. Pagkatapos nun is New Brunswick. Kaya siguro magpa-park muna ako
for the night kasi bukas pa naman ng ano ko ang aking unload doon. Bali mga alas 10 ang delivery ko doon ang bukas, tapos pabalik tayo pit sa 22 yun. Dito naman ngayon sa dito sa New Brunswick. Sa Moncton naman tayo. Mahaba, mahaba. Marami akong dinaan ng construction eh. Ingat, ingat, ingat lang. Iniingat akong load kasi mahal ang bayad eh. Kaya naman na gusto ko matapos ito na wala tayong issue upang sa ganun eh mabayaran tayo ng ano ng sapat. Yes! Kasi malaki-laki yung party ko dito sa load na ito guys eh. Ito na siguro yung pinakamalaking load na ibinigay sa akin mula nung nag-start ako ng revenue sa Torque Enterprise. So far ito na yung pinakamalaking revenue ko, yung parte ko sa load na to. Ilang miles lang, mga mula hanggang doon sa pinikapan ko somewhere in Wisconsin, all the way here eh, nasa kulang-kulang 2,000 miles lang. Parang dalawat kalahating biyahe lang, dalawat kalahating araw lang ang biyahe. Okay, New Brunswick. Ayan guys, New Brunswick ha. Bababa lang ako. Balang muna tayo rito. Magpicture nga muna tayo sandali rito. Sa New Brunswick na to. Okay, ilagay ko nga rin yung pangalan ko dyan. Susulat ko yung pangalan ko dyan. Lakai Tracker. Picture tayo guys, picture. Wow. Oh, Jote. Picture nga muna tayo. Tara guys. Samahan niyo ako. Tali, ikotan natin si Cordapia sang ikot para ma-check natin. Check natin ang mga gulong kahit ano lang kasi kaganina na-check ko naman itong mga to eh. Okay, guys ha, nasa boundary na tayo ng New Brunswick. Quebec at saka New Brunswick boundary. Yes! May mga ano pa, Yeman family. Ah, guys. Tara na ulit. Let's go. Yes! Thank you guys, let's go. Woo! Let's go. Nakapag ano tayo. Pag-check up tayo ng truck at saka trailer. At the same time, nakapag-selfie pa tayo. Wow! Whew! Then, let's go! Ay, malayo pa ang ating biyahe.
Alright you guys, inaabot na tayo ng hapon sa pagdadrive natin. Bali, may natitira pa akong 1 hour and 16 minutes. Since nasa Canada tayo, ang driving hours natin is 13 hours. So bali, nakapag-drive ako ng almost 12 hours. Pagod din ako guys. Mula dun sa Ontario hanggang dito sa New Brunswick, dinaanan natin ng Tibet. At dito tayo magpapahinga ngayon sa Morris Truck Stop. Tapos dyan na rin ako magpapagasolina bukas pag gising ko. Yan. Medyo pababa na yung ano, yung araw. Okay, medyo ano na rin, parang patig na rin. Kaya kailangan na natin magpahinga, tapos ipagpatuloy natin bukas ang pagbiyahe. Then take the first left. Yes. Ayan na. Turn left at the stop Morris. Sign. Hindi na ako magte-turn left. Dire-diretso na nga. Ayan eh. Oh. Diretsuhan na to. Kalawang, maghahanap na lang ako ng maganda-ganda pagpwestuhan ko yung ako lang. Doon kay Prince, may Prince doon eh oh. Pahinga muna tayo ngayong gabi, tapos ipagpatuloy natin bukas ang ating biyahe. Okay, yes. Alright, nakamalagdag pa. Alright, okay na yun. Okay na guys. Okay, so mag post trip na ako. Patapos nun eh, matulog na ako. Alright guys, parang gusto kong bumula eh, bulagta muna ang katawan ko rito. Yup. Alright guys, good morning. Yeah! Ayan no. Dito ulit tayo sa karsada. Ito yung next day na to ha, pangalawang araw na natin to dito sa biyahe natin ito. As you guys can see, madilim-dilim pa. Kanina pa ako nagdadrive, nagdrive na ako ng mga kalahating oras. Ang oras ngayon dito sa ano, kung saan tayo is 6:30
6:30 AM. Malapit na tayo sa New Brunswick, I mean sa Nova Scotia. Nadaanan natin kahapon yung New Brunswick. Ito naman Nova Scotia na. Madilim pa. Eh, kailangan kong agahan din ng mag-drive para makarating tayo sa appointment natin. Kasi kung hindi tayo makarating sa appointment natin, baka mamaya hindi tanggapin ngayon, eh, i-re-schedule na naman. Ang hirap nung ganun. Pag-aantay na naman ako ng, hindi ko alam kung ilang araw ba abutin yan. Kaya mga kaibigan, sabi, welcome to Nova Scotia. Yes, Nova Scotia na tayo. At may upcoming na ano dito, na timbangan. Hopefully hindi bukas, para di na tayo mabahala. Pero bukas okay lang. Hihinto rin ako rito sa banda rito para i-check natin yung ano, truck natin. Ayan ha, welcome to Nova Scotia, information exit 1. Okay, i-exit muna tayo sa number 1 na yan. Bang ano? Oh, dun sa kabila pa. Report is Kelvin directed. Ayos, Nova Scotia. Wow. We are now in Nova Scotia. Tao ron, nagpipicture. Ikot tayo doon. Yes! Nova Scotia. Ayun na guys. At papano? Nakarating tayo rito. Yun. Tapos, alis na rin ako agad-agad. Yes! Nakita ko na naman ang lugar na to. Since mga ano na siguro to, mga 3 years ago nakarahuli tayo, nakarating dito. Ay naman, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa, lumarga na tayo. At of course, isang ikot kay Cordapia para sa load natin ito, yung creature. Okay. Ikutan natin, ikot. Okay. Kasi may ano dyan eh, may bukas na timbangan. Kaya baka mamaya madali tayo. Let's go guys. Alright. Hindi na rin tayo magpatumpik-tumpik pa. Lumarga na tayo. Guys, may police na humahabol sa atin. Wow! Ano kayang problema? Baka tikitan tayo dahil nagpunta tayo dun sa ano. How you doing?
Go ahead, sir. Good morning. How come you didn't win the scales? You just drove right around the scales. It's my first time to come here, sir. I thought I already in there. Yeah, but we have signs that said the scales are right there. And you drove right around, right? Yes, sir. I've been in there. I did not realize it. It's open. Well, you gotta watch. The scales are open. Okay, because the sign in the first thing in there is... No, but you were supposed to come in. You didn't come in the proper lane. You come in exit one. The signs say all trucks stay in the right lane to win the scales. And you drove right by it. It's my first time, sir. I don't know. I can't come back. Do you have your driver's license every day, sir? Yes, sir. Thank you. And your registration? Yes, sir. Take it over there. Yes, sir. Have that back right there, Bob. Here, open your door. Yes, sir. So, need right there. Okay, so we're gonna go back to the scale. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Are you gonna follow me back? Yes, sir. All right. Okay. Bukas pala yung scale doon, guys. Akala ko hindi bukas ang scale doon. Kasi pumasok na ako doon. Wala naman nakalagay na sign eh, na umiilaw eh. Susundan ko si sir. Ayun na. Iikot pa kami. Ayan na guys, itong police, pinasunod tayo rito. I'm sure, sigurado ako, sarado yung scale nung dumaan ako dun eh. Hindi ko alam bakit sinundan niya ako, baka nagbukas siya nung nagsarado ko. Ipapakita ko sa kanya ng video ng vlog ko. Kasi mayroon tayong video. Hindi naman naka umiilaw yan eh. Dapat may ilaw yung skill nila kapag ka bukas. Ito yung skill pala dito. Doon ako duman eh, sa kabila. Okay. Hindi, dito rin ako duman yata kaganina eh. Hindi naman nagpa-flush ka kanina yung scale nila eh. Paano mo malalaman bukas ang scale? Thank you.
ready stop. Yes, sir. Just pull around there, bringing your truck and trailer registration license and your mileage, please. Okay. Okay, choose off duty. Bakit ganun, pinahinto tayo dahil bukas daw ang ano. Alright, well, punta na lang natin. Bill of lading, baka kailangan nyo nilang papeles. Patayin mo natin. Tapos yung ano, document. Alright, tara. Yeah. It says close. Pakita ko sa kanila tong video kong ito kasi kanina wala namang nagsasabing bukas to eh. Hindi ko alam anong oras sila dumandi eh, ano dito eh. Sir, good afternoon. Good morning. Pardon me? Good morning. Sir, I have a camera on. Do you want me to turn off, please? Turn off, okay. Yeah! Alright, you guys, nandito tayo ngayon. Nakatupo tayo. Inaantay natin yung officer. Yung ako, anong ibibigay sa akin. Kasi yung pagkakalam ko talaga naman. Eh, ano? Sarado kanina yung timbangan doon. Wow! Tapos pumunta ako nga ako doon. Sa ano, sa welcome center nag inspection ng sasakyan, tuloy nagpa-picture din. Hindi ko alam kung anong sasabihin niya, kaya hintayin ko lang. Naghintay niya ako dito, sana hindi tayo matikitan. Alright, you guys, nagbabalik tayo. Binigay na sa akin lahat yung pati yung tractor, mga lisensya at saka kung ano-ano pa man dyan. Ayan. At ayan, nakita nyo, commercial, sabi niya, vehicle inspection report. Yung napapakita yung mga importante, mahalagang mga number dyan, guys. Bali, level 3 inspection tayo. Ito pangalawang pangalawang harang sa atin ito, guys. So far wala namang problema. Ang napansin lang nila yung hours of service ko. Yun. Meron akong ano sa hours of service. Kung saan dapat kapag nandito sana tayo, naka-on duty dapat tayo. Which is naka-on duty naman ako. Bakit kaya? Wow. Nung 38 minutes. Oh, yun. Oh. Yan. Ay, tignan niya yung bakit ganun ang sinabi niya.
ay naka-on duty naman ako ng 38 minutes. Logbook. Ayan ang on duty. On duty ng 38 minutes. Ayan, pupuntahan ko nga ulit. Balikan ko sila. Yes! A few inches later. Alright you guys, nagbabalik tayo. Ayan, talagang inilalaban ko talaga yun. Kasi ayokong ano eh. Ayokong magkaroon ng hindi magandang image doon sa company natin eh. Sinabi nila sa akin, dapat kapag ka-inspection na ganito, dapat sana naka-on duty ka, sabi nila sa akin. Eh mula nung pagdating ko dito hanggang pumunta ako din, nilagay ko sarili ko ng on duty guys eh. Kaya binago nila to, kaya nilagay wala nang problema rito. Ay kita nyo naman, kita nyo naman guys, makikita nyo sa ilag ko kasi importante talaga to. O ayan, naka-on duty ako ng 43 minutes, andyan yung graph ko. O, mula nung dumating ako dito, naka 43 minutes na ako naka-on duty, it means inspection yan. Sabi ko, baka kasi magkaroon ako ng hindi magandang image sa company ko. Kaya ako, ayoko kasi yung ganon eh. Sabi nila, sige, babagawin natin. Pero hindi naman ganon kalaking big deal, sabi nila sa akin. But anyway guys, tara, kasi mayroon tayong schedule of appointment. Ayokong magkantala dili-dili ng dahil sa ganito. Let's go. Sa mga camera ko, nagkakaubusan na ng battery guys. Kaya ito, raw vlog na lang to, raw vlog na lang to. Wow! Kasi kailangan kong banatan ng banatan ito na. Meron pa tayong isang oras mahigit eh. Mag-i-delay tayo, mahirap. Well, you guys, ayan. Inaabot na tayo ng siyam-siyam. Hindi ko alam kung tatanggapin ako ngayon. Kay napulover tayo, tapos umuulan pa. Kaya yung isang camera ko, inalis ko na dun sa labas. Kasi umuulan, mababasa rin. At saka hindi rin natin makikita. Gawa nga ng natutubigan. Top cash, top cash. Top e-cash, top e, top cash, e-pass. Dito, dito. Mag-tap tayo rito, ipatap. I-tap natin. Meron tayong credit card. Hello, sir. Hi, ma'am. Good afternoon. Okay. Tap okay. Hi. Thank you very much. Okay. Let's go guys. Thank you. Akala ko guys, walang bayaran dito. Meron pala. Magkano? Ipapa-reimburse ko na lang ito. $15. $15 pala to. Yun. Dire-diretso na tayo. Sana abutin pa tayo. Yeah!
Truck entrance, employees, visitor. Oh, ito, truck entrance ito. Notice, all driver must report to shipping and receiving. Ito ba? Hello? Alright, you guys. Ayan. Oh. Good news. Tinanggap nila tayo. Kaya bubuksan ko lang yung ano. Tapos aatras ako sa door 26. Good news. Good news. Dapat lang natin sealed. Oh God. Ano nga mga gagawa? Okay. Alright, hindi naman natumba, walang nangyari sa ating load. Hirap talaga kapag tag-ulan. Ano magagawa? Basa-basa ang sapatos. Alright you guys, ayan, nakatrust na ako at saka dito na tayo sa loading dock. Antayin ko na lang ito upang sa ganun makalis tayo. Magpapasalamat ako kasi tinanggap pa rin nila tayo kahit alas 12 pasado na. Ang alam ko kasi talaga dito hanggang alas 12 ng tanghali lang sila eh. Ayan, anyway, antayin ko lang tapos mamaya pag nakuha ko yung papel, pupunta naman tayo sa susunod na delivery natin guys. Ayan, red light na tayo. Ayan guys, balikan natin yung pinag-uusapan natin kaganina. Since nag-unload naman tayo dito, yun nga, yung tungkol kaganina talagang nangatwiran ako dun sa pulis na yun eh. Dahil sabi ko, lahat dito na nakalagay dito is no defect, sabi niya yung X, tapos yung iba dito driver's qualification P, pass ako, tapos yung hours of service ko is minarkahan nila ng X, it means defect noted, sabi nila X. Tinanong ko yung police na yon kung anong problema sa ilag ko, kasi alam ko yung ilag ko, minomonitor ko itong ilag ko, itong ilag natin ito guys, kahit bago itong ilag natin ito, pakita ko sa inyo, kahit bago itong ilag natin ito, pinag-aaralan ko talaga upang sa ganun matuto ko, no? At ang sabi niya, ibinigay ko sa kanya yung ano, yung itong, andito kasi yung kanyang email address, dito sa binigay niyang ano, kung nakikita natin, no? Nova Scotia, yan. Nasa screen nyo, binura ko lang yung mga dapat burain upang sa ganun para rin sa kanilang safety, kasi sabi nga niya kaganina, turn that off, sabi ng police, kaya tinurn off ko. Yes! So, ngayon, ang sinabi niya sa akin, ang problema sa akin, yung hours of service. Ang dapat daw, kapag nandun na ako sa opisina nila, is dapat automatic mag on duty na ako, na ilagay ko inspection. Ayan nga, ang sinabi ko sa kanya, pinicturean ko nga, nasa screen nyo rin, pinicturean ko rin yung ano, yung ilag ko na I've been there guys ng almost 38
38 minutes na nandun ako na naka-on duty. Makikita niyo sa graph ko at saka dyan sa baba na nakalagay ng on duty. Kaya sabi ko sa kanya, kailangan, sabi ko, maayos niyo itong papel. Kasi binigay nila sa akin, hours of service, defected ako eh. Ayun, problema, yung hours of service ko eh, hindi ko daw nailagay. Samantalang, lumalabas naman sa ELD ko, ito is mas accurate ito, na lumalabas dito na naka-on duty ako ng 38 minutes. Kasi kung hindi, sabi ko, ay talagang matitikitan tayo kapag Ano naman yung sinabi ko sa kanila yon, yung katwiran kong yon, binago nila ito. Tapos yon, at least ipinasa nila ako. Yeah! Guys, hindi ko ipapakita yung mga kasi andito lahat yung mga ng company, no? Ay, isa pa ito yung ayaw ng company ko kapag nag-vlog ako, pinapakita ko lahat. Kaya sasabihin ko na lang sa inyo. Ang nakalagay dito is ang violation ko sa una is hours of service. Yun nga, yung hindi ako nakapag on duty inspection. Pero lumalabas sa ELD ko naman na talagang naka on duty tayo ng 38 minutes. Yan. Well, nakuha rin naman sila ng magandang pakiusap kaya ayun. At least kahit papaano, wala tayong magiging problema. Malinis tayo sa company at saka yung company profile, walang problema sa company profile. So, yes! Yan, tayin ko lang ito tapos aalis na tayo, pumunta tayo sa Moncton, New Brunswick, yung pangalawang delivery natin. Thank you guys. Ayan, nakuha na natin yung papel at paalis na tayo, na-unload na tayo. Maraming salamat at tinanggap pa rin tayo kahit late tayo. Thank you talaga. Ano naman, let's go guys para sa susunod nating task. Hindi naman nakalagay dito na bawal. So, dito ulit kung saan tayo galing. Naulan pa rin, kaya ingat tayo, daan-daan lang. Appointment number. Okay, I think here 60. Oh, perfect. You got it. 60-670-101. Thank you. Yes, sir. I think it's already almost 9. I don't want to get late, too. You got your 40 minutes or so. Oh, yeah. Perfect. Turk, sir. T-U-R-K. Tractor, yes, 2098.
come inside. I'll show you where you're gonna go, okay? Okay, sure. All right. Do you see where that shunt truck is? Oh, yes. Right in front of the shunt truck, there's a stop sign. Yeah, there's a set of stairs. Yeah. So go up the set of stairs there, give you paperwork, they'll give you a dock when they're ready for you. So just park in just park beside this guy here on the left-hand side. Yes. See the guy in the middle here? Okay, sure. Just park beside him and then go walk inside and give you paperwork. Thank you, sir. Okay, but just make sure we turn that off while we're okay, while I will. The offices and stuff. Okay, yeah, I will turn up here now. I'm not gonna bring my camera on in there. Perfect. Thank you, buddy. You have a good day, okay? Yeah, thank you, sir. No problem. Yeah. Ang bait naman niya. Alright guys, puntaan ko na lang dun sa ano receiving shipping nila. Ang bait naman ni sir. At paano naintindihan niya yung vlogger na katulad natin. Well, anyway, siyempre for respeto lang, no. Ayan mga kaibigan, na ito na yung puputulin ko na dito yung video vlog natin. Nakita niyo naman yung pinagdaanan natin. Dalawang beses tayong na pahinto, no, ng inspector papunta dito sa east na to. Kahit paano another experience. Once again guys, thank you very much sa inyong walang sawang panonood, pagsuporta sa video vlog nila. Kahit kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Yes! Peace out guys. Bye bye. Lakay Pinoy Tracker.